At so yan mga boss, so ngayon magpo-forma na tayo nitong ating biga. Magsasahiding tayo hanggang papunta sa pagsisepo ng islab at sa paglalagay ng soleras. So ngayon mga bossing, so sa umpisa ng ating pagpo-forma nitong ating islab, syempre kailangan nating mag-umpisa sa pagsasahiding ng mga beam. So ngayon mga bossing, bago tayo mag-sahiding ng mga beam, siguraduhin lang natin na itong mga biga natin ay naka-align na, nakatali na doon sa kanyang kapwa biga, sa mga poste natin. At syempre, wala nang bukol sa labas. May mga clearance na tayo na eksakto para sa concrete pouring natin. At syempre, dapat malinis na mga boss yung ating mga bakal na yan. And then ngayon naman mga boss, syempre sa pagpuporma naman ng ating beam dito sa ating islab ay meron tayong dalawang formang kailangan. So ngayon mga bossing, yung forma na kailangan natin, unang-una, yung ating outside na pangforma at yung pangloob. So ngayon mga bossing, bibigyan ko kayo ng sample doon sa sukat ng ating mga forma na gagamitin. So ngayon kung itong ating beam for example yan ay 30 cm. So kinakailangan natin ng pangforma, pang-siding sa beam na 35 cm para sa panglabas at 25 cm para sa pangloob. So ngayon mga bossing, bakit ganon ang sukat? Eh 30 cm lang naman yung ating buhos. Kasi mga bossing, yung 5 cm na pasobra natin, allowance natin yon para, for example, makapako tayo dito sa ating mga runner, ng ating mga biga, or makapako tayo sa hollow block. At syempre, yan yung magsisilbing stopper halimbawa na doon sa hollow block sa labas. So kung hihigpitan natin, eh mayroong bubungguan. May allowance tayo na 5 cm. And then dito naman sa labas, sa pangloob mga boss, ganun din. May allowance tayo na 5 cm para makapako tayo sa ating mga soleras. At sa pangloob naman, bakit 25 cm? Mas maliit kumpara dun sa panglabas. Dahil mga boss, syempre, meron tayong islab na 10 cm ang kapal or 4 inches. Standard ng ating islab. So ngayon mga boss, so kailangan nating magbigay ng allowance dun sa islab na 10 cm. So kailangan nating magbawas ng forma dito sa pangloob ng 10 cm. So kaya kung halimbawa nga for example 30 yung buhos, 35 yung panglabas, 25 yung pangloob. Kung 40 cm naman yung ating biga, 45 yung panglabas, tapos 35 yung pangloob. So lagi tayong minus 10. At so yun mga boss, so kung magsasiding naman tayo, halimbawa sample, pag ganitong may hollow blocks, so ayan, so napapansin niyo may mga hollow blocks na tayo. So para makuha natin yung tamang sukat o nung height o yung level nung ating forma na ilalagay natin dyan, ang gagawin natin mga boss, so bali itong hollow blocks na to. So ito ay yung top ng aming level. So bali ito, levelado. And then ang gagawin natin mga boss, so para makuha natin yung 20 cm na siding natin sa loob, ang gagawin natin, ganito. So meron tayong forma na 25 cm. So edit ng 20 cm galing doon sa ibabaw hanggang doon sa pako. So bali tatlo yan, sa gitna at magkabilang dulo. And then ngayon ilalagay natin yung ating sukat ng nosing, yung laki ng nosing na ilalagay natin. So nakadepende yan sa laki ng ating bigang ginagawa. So ngayon mga boss, yung pwesto ng kahoy na to mga boss, susukatin lang natin yung kapal nitong kahoy na to. Kung ilang cm or ilang pulgada. Ngayon, galing dito sa hollow block natin mga boss, doon natin susukatin pababa. So kung sample 2 inches yung kahoy natin, susukat tayo sa ibabaw ng hollow block, 2 inches, lagay natin yung kahoy ng mga stopper. So ayan, magkabilang dulo and then tsaka natin lalagyan sa gitna. So and then pag natapos yan, ikabitin natin yan, automatic mga boss, 20 cm na yung siding natin dito sa panloob. At so ngayon so mga boss, so okay na yung ating mga siding. So bali, ang uumpisa nating formahan, ito muna mga loob. So napapansin ninyo mga boss, may forma na, may siding na itong loob ng ating mga beam. So ngayon mga bossing, so kinakailangan mga boss na itong ating mga siding na to ay tama sa hulog. At syempre mga boss, so huwag din natin kakalimutan na tansyaan yung mga kanto ng ating mga biga. So para maging tuwid. At syempre, pagdating naman doon sa mga poste mga boss, kinakailangan yung edge ng mga forma natin, ng mga siding, nakatama naman sa mga nosing. Kung meron man. Ano mga bossing? Nang sa ganon, pag pinormahan natin itong ating mga siruho ng ating mga poste, magiging eksakto or nasa hulog yung ating mga siding. And then pagkatapos mga bossing, okay na yung ating siding. Ipako na natin. Ayan, so next step na gagawin naman natin mga boss, maglalagay na tayo ng sepo natin sa islab. So ayan, so noong nakaraan, nag-share tayo kung paano magsepo sa runner. Ngayon naman sa islab naman. So ngayon naman mga boss, sa pagsisepo naman ng islab, napakasimple lang ito, napakabasic na basic. So kinakailangan lang natin mga boss, maglagay ng tanse. Ganito. So
ayan, meron tayong transe sa ibabaw ng forma. Ayun, magkabila mga bossing. And then, ang ginawa natin, ibinaba ko lang yan ng 4 cm. Bakit 4 cm mga bossing? Dahil 4 cm yung kahoy na gagamitin naming pang soleras na kahoy. So kaya 4 cm. And then ngayon mga bossing, pag gagawin natin, so guguhitan lang natin itong tanse, tap ng tanse. Yan, doon sa mga bawat poste. And then pagkatapos, bababa tayo dyan ng 4 cm. And then, yung sepo natin sa ilalim, eto mga boss, ibubunggo lang natin sa ilalim. Itong kahoy ng forma na pang siding. And then, ganun din sa kabila mga boss. Dahil, 4 cm na to. Ito nga kapal ng kahoy na yan. So ngayon, ito, tama na. Ito yung nilalabasan ng ating ginawa. Yung sa ating sepo, mga bossing. So ayan, so pwede nyo rin tansian yan. Ito, bago, pagkakabit nyo nitong sepo, mga bossing, para mas makasigurado kayo, tansian nyo lang palagi. And then doon kayo kukuha ng sukat sa tanse. So, ang ibababa nyo lang yan, mga bossing, depende doon sa kahoy na gagamitin ninyo. Kung 2x2, 2x3, or kahit ano. And then ngayon mga boss, pag okay na yung sepo natin, so ganyan lang palagi lahat ng setup ng sepo natin, nakabunggo doon sa ilalim ng forma. And then nakabunggo, sa kabila nakabunggo din. And then lalagyan natin yan ng mga salo, mga bossing. Ayan, so itong salo na to, nakakadagdag pang patibay para patibayin natin na itong ating mga sepo nang sa ganun mga boss eh hindi ito mag-cause ng pagbagsak. So kada poste mga bossing, kada poste lalagyan natin yan ng salo. So ayan, salo. And then pagkatapos naman mga bossing, next step na gagawin natin, itong bago tayo mag-soleras dito sa ating islab, kailangan muna nating lagyan ng brace itong ating mga beam, itong mga forma. Ayan. So, kinakailangan nating lagyan ng stopper na kahoy. So, ganito mga bossing. So, yung paglalagay natin ng kahoy, ganito. Ayan. So, bali ito, nakapako sa sepo. And then, doon naman, itong isang to, nasa baba, nakapako din sa sepo, mga bossing. So, para itong forma natin, mga boss, ito, nakalak na yan. Hindi na yan tutulak dahil meron na tayong stopper. So, ganyan lang ang gagawin natin sa bawat tapat ng mga sepo. And then, dito naman, mga bossing, pako lang. And then kung sobrang laki nung ating mga biga na gagawin, pwede tayo maglagay ng pako dyan na sinturon, mga bossing dito. So pwede tayo magpako doon, pako doon ng kahoy dyan, ibalagbag natin, so para hindi siya bumuka. And then dito naman sa part na dulo na to, so dito sa may side ng hollow block, mga bossing, ang ginawa natin, ito, lalagyan nyo lang yan ng salo sa ilalim. And then dapat yung mga nosing natin, mga boss, pantay doon sa ating hollow block. Ayan. So, bali itong ating finish ng biga natin sa loob. Ito ay 20 cm lang mga boss. Ano? And then yung 10 cm, magiging 30 yan kapag nabuhusan na natin yung slab. And then itong part na dulo na to mga bossing. So, ganyan. Para tumibay naman itong ating dulo ng sepo na to kasi medyo malayo sa poste. Dalagyan lang natin ng brace. Ganyan. Pagkatapos, nagpako tayo ng 2x2 dito sa forma. And then itong sepo ipinako natin dito para dagdag tibay at nilagyan natin ng brace para mas matibay siya. And then ito pwede natin yung tukulan dito mga boss mamaya. At pwede rin naman nating alambrehan yan mga boss mula dito hanggang doon sa labas ng ating siding. So pagyayapusin natin yung dalawang forma, yung forma dito sa loob at forma doon sa labas. So pwede natin silang alambrehan. So depende na sa inyo mga boss kung paano nyo patitibayin. And then yung ating namang pagpapatibay ng mga siding, yung ating beam, pwede naman tayong magtukod lang, tukod, pwede tayong magsinturon, at pwede tayong gumamit ng mga pako. So basta tama lang ang pagpapako natin mga boss. So nakadepende yan sa inyo, marami tayong option ng pagpapatibay ng ating mga forma. So nakadepende na sa inyo mga boss. So bali, importante lang mga boss yung pagkuha ng sepo. Ayan. So ganun lang naman mga boss ang pagkuha ng sepo niyan. Kung anong laki ng kahoy dito, ito 4 cm. Yung sa kabila 4 cm din. Nagtansi tayo sa ibabaw. And then doon sa mga bawat poste niyan, ginuhitan natin, bumaba tayo ng 4 cm galing doon sa tanse at ito na yung ating naging level ng ating mga sepo. Ayan, mga bossing. At saka yung sinasabi ko mga boss, so pag nagtatayo tayo ng mga andam yung ganito, so kinakailangan nasa align itong mga poste natin. Dire-diretso yan. Dahil nga mga boss, pagpako natin itong ating sepo at yung ating poste ay balu-balukto at wala sa alignment, may hirapan tayong magpako at saka medyo pangit tingnan yung ating gawa. And then so mamaya naman, maglalagay na tayo ng soleras mamaya. So ipakikita naman natin sa inyo yung layout ng ating mga soleras.
At so yun mga boss, so ayan, so nakikita ninyo, okay na itong ating mga sepo. At okay na rin yung mga brace ng ating mga biga. Tsaka yung mga patikas natin dyan, yung mga salo sa ilalim ng ating sepo. And then nilatagad na natin ang soleras mga bossing. So mapapansin nyo, hilis po to itong ating side na to. No? So medyo triangular yan, kaya napapansin nyo, may maliit and then palaki. Dito kasi yung part na to, dito yung eskwalado na part sa kabilang side na to. So kaya dito tayo kumuha ng 1 foot. 1 foot mga boss yung ating layout ng ating pinaka-soleras. So okay na yan mga boss, matibay na rin yung 1 foot, 1 foot. And then yung sukat natin mga boss, dito galing sa loob ng ating siding. And then, ang importante lang mga boss, yung pinaka-4 feet. So dapat nakasentro yung ating pang 4 feet na kahoy, kada 4 feet. And then pagkatapos niya mga boss, lalatagan na muna natin ng plywood. At pagkalatag natin ng plywood, tsaka natin lalagyan mga boss ng bridging. At so yun mga boss, so ayan, meron na tayo dito nakakabit na plywood. So make sure lang mga boss na pagka nagkabit tayo ng plywood dito, pagdating dito sa mga edge, so wag nating ilalampas yung plywood dun sa loob dahil kakainin yan mga boss ng halo. So kinakailangan pantay lang o kahit medyo lumampas ng konti, pumasok ng konti, so walang problema yan. And then yung pagpapako natin yan mga boss, so hindi natin kailangan tantarin ng pako to. So kinakailangan lang natin medyo marami lang dito sa may parte ng mga siding ng forma. So para may support yung ating siding na hindi siya tutulak. And then pagkatapos dito, sa kada soleras lang ang ating pako. And then no, saka, pag nakalatag na mga boss yung ating plywood, saka lang natin siya lalagyan ng bridging. So ngayon mga boss, ang kagandahan yan, hindi tatalon yung bridging dahil alam na natin at may susundan na tayong plywood. Ayos. At so yun mga boss, so ganun lamang kasimple o kadali yung ating paggagawa ng sepo ng islab at saka yung pagsasiding ng ating mga beams and then paggagawa ng soleras at paglalatag ng plywood mga bossing. So kung nagustuhan mo yung ginawa kong video mga boss, follow mo na yung ating Facebook page July M at makikisubscribe na rin ng ating YouTube channel July M. So maraming salamat po sa lahat ng inyong panonood sa akin pong mga bawat video.